Yo, what's up mga tropa, at nandito na ulit tayo sa Tiki Mamporsyon natin. Bumili na tayo ng Lemundo, etong signature lemon dahil eto na lang yung hindi natin natitikman sa kanila. At bubuksan lang natin siya. Medyo natunaw na yung kanyang pagka-yelo, kasi kanina sobrang yelong-yelo na ito. At natatandaan nyo no, na ang tinikman na natin dito sa Lemundo ay yung kanyang Devil Lemon at yung kanyang Honey Lemon. Dalawa na yung natitikman natin, bali ang natikman natin yung low at yung high. So ito yung medium, yung nasa gitna, dahil ito ay 5% alcohol. At maaalala natin, yung honey lemon ay talagang sobrang asim niya kapag hindi siya malamig. Kaya ito ay lalagyan natin siya ng yelo. At kung maaalala nyo, no, yung honey lemon ay medyo maputi siya. At itong signature lemon, mapapansin natin na medyo ma-cloudy or hindi siya ganun kalinaw. At masyado siyang mabula, no? Kitang-kita natin yung bula dito. Kasi yung lemon do na Devil Lemon, hindi siya talaga mabula. At saka napakalakas nung Lemundo na Devil Lemon. At isang piraso lang nun talagang basag ka na. So lalagyan lang natin ng yelo dahil hindi ito masarap inumin kapag hindi malamig. So ayan, talagang yelong-yelo na siya. At nakikita niyo yan dito sa kabila nating camera. Titikman na natin. At inuulit ko, no, yung honey lemon na tinikman natin na una, talagang parang soda water lang siya na may lemon. Wala siyang kick ng alcohol. Konting-konti lang yung alcohol content niya. Pero yung Devil Lemon talaga, sobrang lakas. At eto, titikman na natin yung kanilang 5%. Andun talaga yung pagka-asim niya, talagang sobrang ako naasiman talaga ako sa kanya, no? Sobrang napakalakas ng pagka-citrus flavor niya, kasi nga ito talaga ay lemon na flavor. At masasabi ko na mahina yung kanyang alcohol content etong 5%. Pero yung Lemundo na Devil Lemon talagang napakalakas talaga ng sipa talaga niya. At meron tayong nilutong sunog na mani, talagang suyunog natin, no? Etong Lemundo na signature lemon, parang ka-level lang siya talaga ng Tanduay Ice. Pero talagang ramdam na ramdam mo talaga yung asim. Sarap niyang inumin, sobrang sarap. Para sa akin etong Lemundo na signature lemon, 5 over 5 sa akin to. Masarap. Wala siyang ganun kalakas na alcohol content na 5% lang, pero hindi mo pa mararamdaman eh. Kasi yung Lemundo na Devil Lemon, talagang ramdam ko na yung alcohol content level niya, no, na 9%. Eto 5%. So wala na tayong masyadong isasabi dito dahil nasabi ko na sa mga previous kong vlog na kung hindi kayo nakapanood, panoorin nyo na lang, nandiyan sa description yung link. Etong Lemundo ay gawa ng Coca-Cola at parang ang lasa lang talaga niya, etong signature lemon, soda water, yung bumubulang tubig na pinigaan mo siya ng lemon. At tawag nito, nilagyan mo siya ng parang konting-konting alcohol content, no? Sa mga tropa ko na nagsasabi sa akin, etong Lemundo daw, ang alcohol content daw nito, yung mga sake, yung mga, tsaka yung mga parang mga rice wine, pero yun nga sa Japan, yung mga sake, parang yun daw yung halo neto na alcohol. Kung mag-chill-chill lang kayo, sobrang sarap na itong Lemundo na to. Wala siyang ano, hindi mo pa mararamdaman yung alcohol content niya. Unlike talaga yung sa Devil Lemon, talagang ang lakas talaga ng tama sa akin nun. Talagang yung pagkain mo pa lang, yung nakalahati mo na siya, ramdam mo na talaga. Eto hindi siguro, baka makatatlo ka neto bago mo pa maramdaman yung alcohol ano niya. Sa amoy niya, hindi siya ganun katapang yung amoy niya eh. Yung Devil Lemon talaga, sobrang damang-dama mo yung amoy talaga. Refreshing siya inumin. Alam mo yung tipong uhaw na uhaw ka, tapos ito yung una mo makikita sa rep. Talagang solve ka dito. Basta iinumin mo lang siya ng malamig. Kasi pag hindi mo siya ininom ng malamig, talagang ramdam na ramdam mo yung asim niya. Kasi nga, syempre, lemon. Ito talaga, ang pinaka signature talaga niya, yung pagka-lemon talaga. Ito, sobrang asim talaga. Mas maasim to kesa dun sa honey lemon, no? At hindi ko na siya ininom ng hindi masyado malamig at naglagay na ako ng yelo. Maglalagay lang ako ng isa pa.
Comment down below kung meron kayong mga gustong tikman ko dyan, no? Pero siguro isusunod natin na vlog yung Paraiso Beer. Meron na akong nakita yung Paraiso Beer. Crafted beer style siya. Ibig sabihin nun, hindi siya ganun kadami nire-release. Talagang alam mo yung limited lang. Sarap ng pinuto natin ng mani. Ano? Sunog na mani. Talagang sobrang sarap na ito. Yung tamang chill ka lang talaga, yung tamang pahangin-pahangin ka lang, no? Hindi mo malalasahan talaga yung alcohol kung talagang alam mo yung beginner kang umiinom. Shoutout nga pala kaya no? Gusto ko lang i-shoutout si yung isang nagbablog din ng mga tikim-tikim ng alak, si Ryder. Hindi ko maalala kung ano yung channel niya, Ryder TV ata yun, no? Parang 3 months na siyang hindi nag-upload. Kung ano man nangyari sa kanya, no? Sana okay lang siya, no? Sa mga nakakapanood nun kay Ryder TV ata yun, yung mga kulang-kulang 2,000 na rin subscribers niya. Doon din ako nanonood ng mga review-review. Ang galing din yung mga mag-review-review, no? Kaya ako sinimulan tong channel ko dahil napanood ko nga yun. Na-inspire ako sa kanya na saan magtuloy-tuloy siya ng content. Siguro nga in-next ko na na-upload ay yung Paraiso Beer, titikman natin pag nakabili tayo noon, no? Pero ito, Limundo, Signature Lemon, goods na goods to. 5 over 5 sa akin to. Alam mo yung talagang pasok na pasok. Hindi ka malalasing dito ng iilan lang yung iinom mo. Siguro mga 5 goods ka pa dito. Kasi 5% alcohol lang siya. Para ka lang uminom lang din ng Red Horse na hindi mapait. Yun nga lang, maasim. Maasim siya. All in all na feedback natin dito sa review natin ng Limundo, medyo mahal siya na kumpara mo sa mga inumin na Red Horse. Dahil ito ay naka-incan lang. 60 pesos. Pero syempre, masarap talaga yung lasa niya. Although merong pagkamahalan nga lang ng konti. Siguro, hindi mo naman madalas bibilihin to. Okay na okay naman din. Pero kung bibili kayo ng ganito, gusto nyo yung tamaan talaga, yun, bibili kayo ng ganyan, ang bilihin nyo na ay yung Devil Lemon. Talagang basag ka talaga dun. Nasabi ko sa'yo, napakalakas ng tama talaga dun. Tapos wag mo siyang ahaluan ng Red Horse, no? Basag na basag ka talaga. Limundo, Signature Lemon. Kung tamang inom lang ako, no, ito na yung bibilihin ko. Pero kung gusto mo talagang malasing, Devil Lemon talaga. Ito, pang chill-chill lang to. Okay na okay. Kita-kits na lang ulit sa next upload natin. Hindi natin alam kung kailan. Pero next natin, Paraiso Beer, yung dalawang klase nila. Dalawang klase kasi yung Paraiso Beer. So, ayun lang. Solid to, masarap. Tikman nyo rin. Mahina lang yung tama. Talagang pang beginners na inumin. Para ka lang refresher drink. So ayun o, pahabol vlog lang natin. After natin makainom ng 3, medyo naramdaman ko na yung kanyang kick. Medyo sumakit na yung ulo ko, no? Pero masasabi ko sa inyo, yung 3 neto ay katumbas ng 1 litrong Red Horse. So ang isa neto 60 pesos, para ka nang bumili ng 1 Red Horse kapag bumili ka ng 3 neto. Pero mas mahal nga lang to. Siyempre, ito ay isa ay mga 56 or 54. Kung gusto mong uminom ng masarap, ito nabilihin mo, 3 ganito, goods ka na. Or yung Devil Lemon na talagang napakalakas talagang tama. Pero kung budget gaming ka lang, mag Red Horse ka na lang kung gusto mo yung talagang bula ng Red Horse at pait. Kasi ang pinag-aiba lang na ito, yung mga ganitong parang soda water na ito nga na chuhay alcohol, yung ganito kasi hindi siya ganun kabula. Unlike sa mga beer na talagang mabubula na pagka ininom mo. Kasi parang sparkling water lang to. Yung soda water na pinigaan ng lemon. So ayun lang, bye-bye.